So ngayon guys, nag-install tayo ng dayer. Tinanggal natin yung old inverter natin. So, kung mapapansin nyo, in-off ko yung sa grid. And then yung sa panel, ang harvest niya is 1.3 kilowatt. Battery natin halos pa full charge na siya. Then yung load natin is 500 watts. So dito naman sa ating setup guys, meron tayong nilagay na surge protection device or surge protective device. Yan yung mga brake, yung sa galing sa grid, sa solar panel or PV, and then ito yung sa load natin. And then yung sa baba, yun yung sa battery. Ang battery natin is 48 volts and 200 Ah na blue carbon. Medyo marumi pa guys, hindi ko pa naayos. Ito. Tinakpan ko yung ating blue carbon para iwas sa daga. Kasi madaming daga dito, maliliit ng daga. Kaya yung dating lalagyan ng blue carbon, hindi ko tinanggal. Pero may ano siya. Ayan yung kanyang voltage. Andyan pa rin siya. Nano ko lang yung kanyang box. Nilagay ko ulit. And balik tayo ulit dito. Kung mapapansin nyo sa dating vlog ko, meron na itong inverter. Yung dating inverter, yung BM2 na nabili sa Lazada or Shopee. Yun lang, hindi siya umabot ng 2 taon, halos 1 taon lang. Sulit naman na kasi sa presyo niya. Pero inaasahan ko sana at least mga 2 years lang. Okay na yan. Kung mapapansin niyo, meron tayong nilagay na ATS ang tawagin. Automatic Transfer Switch. And dumaan doon. Pamunta doon. Usually iba kasi nilalagay dito na eh. Dito or dito, mga tabi. So ito, andun kasi yung breaker. Andito kasi yung breaker ko, kaya tinabi ko na lang dito. Para hindi na mahaba yung wire papunta doon. Yung mahabang wire na lang, yung galing sa mismong inverter. Guys, ang oras natin is 1:16 PM. So, makulimlim. Yan, kung titignan nyo. Halos maghapon, makulimlim. Walang araw. Pero still, nag-harvest pa rin ang ating panel. Full charge na rin ang battery natin. Papakita ko kung paano ko siya nilagay. Ang battery terminal, nilagay ko yan sa limiter 3 and 4, 1 and 2 para sa battery temperature, and then yun dito sa load and grid. Dali lang naman siyang install, basta sunod ka lang sa manual guys. Dati yun na kasing ano to, setup. Yung nagpalit lang ako inverter. Hindi na kinaya. Ayan. Kung mapapansin nyo, may ilaw doon. Yan yung ating communication sa cellphone natin. Nasa makikita mo sa app niya.
day 5 kilowatt. Pero ang ating panel nasa 4.5 kilowatt. Sampo na 4.5 kilowatt. I mean, sampo na 450 watts. Guys, tapos na siya. Balik ko na lahat.